Originally from Osaka, Japan, ang restaurant name ng Botejyu ay coined mula raw sa rhythmic sound na naririnig kapag nagluluto ng okonomiyaki o Japanese savory pancake. Price range between 95 pesos and 2,695 pesos. Welcome to Botejyu! Front kasi ng open kitchen. Uy. Wow! May papakita sa atin ang team Botejyu. Kuya! Kung paano nga ba gawin ang authentic na takoyaki mula sa Japan at ang kanilang yakisoba. Uy! Wow. Masasaksan natin live na live. Live to live, mula dito sa isang malaking mall sa Manila Bay. Kami-hami wave! Charot! Okay guys, sige, game. Traditional ingredients sa paggawa ng takoyaki. At meron din yung signature na octopus and tempura bits. Saka ang lalaki, ha? Parang hindi nga bits eh. Dahil yung portioning niya is talagang very generous. So exciting! Amoy pa lang, busog ka na. In front of you, meron tayong basic na takoyaki na premium yan na talagang flown in from Japan. Ang ingredients to make that takoyaki ball. Mayroon din papasok na special assorted sashimi. Limang uri yan, 5 kinds for only 695 pesos. Ayan. Ay nako, ayan ang malaman niyan, Kuya Tonipet. Meron tayong tuna, salmon, shrimp, scallops, crab meat. O diba, kita mo naman fresh na fresh. Parang ang social-social po kasi nung datingan itong sashimi platter na to. Yeah, tsaka parang ano, very, very fresh lahat nung ano, nakalagay doon. Correct, para sabihin, para 695 lang, Kuya Pet. Andyan na lahat, grabe. Feeling ko nagsiswimming pa yan kanina sa sobrang... Ano, kakakuha lang, hinain na agad-agad sa harapan natin, oh. Ako naman dito, I like the presentation. So parang as if kumakain ka talaga sa Japan. Nothing beats fresh seafood talaga, eh, di ba? Ito ang kanilang all-star takoyaki for only 255. Iba't ibang klaseng sauces yan. One na lang, sir, is thick spicy sauce po. Ayan yung thick spicy sauce. And then salt and garlic. Okay. Spicy tartar sauce. Tomato sauce. Original sauce and mayo. And then umami sauce and mayo. Grabe, nagising ako kayo ni Pet, ha? Parang hindi ako na-energize. Kasi siya pasok. Iba-ibang flavor profile, di ba? Iba-ibang lasa. Yun sa akin, very savory. And then true to its, ano, dun sa makikita mo na form niya. True to its form, yung octopus is very, very fresh din. And then combined with the leeks, perfect. Hindi siya isang experience. Dahil ano siya, all-star, dinadala ka niya sa iba't ibang ano flavors. Ako yung salt and garlic, yung takoyaki mismo, masarap talaga, yung mismong ball. Saka, alam mo, premium yung batter na ginamit. Nag-iba lang ng lasa kasi may mga sauces, nakakatuwa. Kahit walang sauce, masarap siya. Ako naman yung spicy tartar sauce talaga, nakita mo, ubos na ubos ko talaga siya, oh. Gayong anghang niya, it lingers. Wow! Yung akin naman yung classic. So, from its word, talagang classic yung taste niya. Kasi sa Japan, kapag kumakain ako ng takoyaki, di ako masyadong adventurous. Talagang pinipili ko yung kung ano yung binibigay nila traditionally, ganyan. Tapos kalasa niya, takoyami. Sunod na natin ang mga main dishes nila. Mayroon na mga paparating. Pork tonkotsu ramen, may beef ribeye steak Osaka style. May premium mixed moonlight, may pork tonkotsu cutlet din. Pork tonkotsu ramen, pork base broth with extra serving of char siu. May extra char siu pa. Ito yung ribeye. Ito ngayon ang okonomiyaki nila, ang sikat na sikat na okonomiyaki. Guys, may okosoba rin sila. Pinagsamang okonomiyaki saka yung soba nila yung noodles. Pero ito ang kanilang signature na okonomiyaki. Ganda niya. Parang ano, ano no, buhay. Habang sinusubukan nila ang kanilang pork tonkotsu ramen, susubukan ko naman yung kanilang ribeye, premium beef ribeye Osaka style. How is tama it? Nga, chef. Yes. Very creamy yung broth ng ramen. Shrimp. 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 Yung timing ng noodles, perfect. Dahil hindi siya yung saggy. Kumbaga sa Italian, it's al dente. Ang sarap din ng char siu. Sobrang tender, parang... Minasahe muna siya bago siya i-serve sa atin. Sauna mo. Oo. Tsaka di ba sabi nila pag ayan, tama yung kepet, di ba?
pag sa Japan daw, kailangan maingay mo siyang kakainin. Oo. Oh, ibig sabihin, mas na-appreciate ito, mas panarap. Tsaka yung egg din, ano, right on the spot. Soft-boiled egg. Kampay! So, meron ako ditong okonomiyaki sauce. Para dito. Tignan natin, para lalong... Parang if you want more, there's more here. But wait, there's more. May pasabog pa. Maganda. Very, very rich. Pagkatapos, masasabi mo na nutritious din kasi there's vegetable. Kumbaga, kung ito orderin mo, parang isang one complete meal na siya. Sa mga nagda-diet, pwede rin. Very important. Yeah. Ako kasi hindi ako pwede mag-diet. Ayan. Nicki Manas ako ngayon. Ang kanilang premium mixed moonlight egg oko or egg okonomiyaki ay 410 pesos. May beef yarn, pork belly, shrimp, squid, egg. 410. Hindi lasang 410. Mm-hmm. Lasa siya ng mga 1.5, gano'n. Correct. Yes. Ang laki niya, di ba? Saka siksik. Tsaka apat pa tayo, parang tago 100 lang tayo dyan. Murang-mura. Ang kanilang beef rib eye steak Osaka style ay 1,950. Pero yan ang pinaka-premium nila na beef rib eye ever. Napakalaki ng hiwa niya. Parang lahat sila big servings, no? So yung texture niya, perfectly grilled. Makikita mo na red pa yung pinaka-center niya, which indicates that this is properly cooked. Napakalambot niya at saka talagang lasang premium na beef, ganun. Parang ako malambot. Ito mukhang set din siya in-order, ano? Yeah. Very, very interesting dahil pagka in-order mo, may salad ka na, meron kang main course, may soup. Etong ganito kadami, imagine, for 395, tunay na murang-mura for that ano quality. Etong tongkotsu cutlet, ang galing ng pagkaluto niya kasi very crispy on the outside. Pero pagdating dun sa loob, ang lambot. Ako actually natutuwa dahil parang ano, for a casual dining na ganito, pagkatapos ganito ka-quality yung food, parang hindi mo na kailangan magpunta sa fine dining para kumain ng napakamahal na food. So ito parang kumakain ka ng fine dining in a casual setup. Ito ang kanilang honey toast with brown sugar and creamy kinako sauce. Kinako yung caramel sauce na dinidrizzle na sa ibab. So ako excited. Para talagang hinate, ano, tag-apa, tag-isa lang muna. Toasted bread. And then, may ice cream. Ito ang warabi mochi. Itong warabi mochi, Kuya Tonipet, ayan, ito ay, it was established over 120 years ago, ha? Made from authentic raccoon powder and have a nostalgic flavor. Ano kaya yun? Mamaya malalaman nyo. Parang pahingi pa. Parang sa pa. Parang ang sarap niya. Parang gusto ko pa. Iba yung texture, no? Parang siyang gelatin, pero hindi raw sa gelatin. Gelatin na melt in your mouth. Ganun. Talagang ano, requirement na isa pa. Isa pa. Maraming salamat, Botejyu, sa Ayala Malls Manila Bay. 18 branches strong sa bawat area nyo. May Botejyu. Magbabalik ka, PopTalk. Good job.